Isang mapagpalang araw po ngayon ng Webes. Welcome to Caldelay. Nandito po pa rin tayo sa NCRPO at huwag po natin sayangin yung opportunity na magbahagi ng mabuting balita. Ang mabuting balita po inangon natin kay San Mateo Kabanata 10, talata 15. At ito po yung karugtong noong gospel kahapon. Sabi po rito, tagalingin ninyo ang mga may sakit at buhay ng mga patay. Tagalingin ninyo may ketong at palayasi ng mga demonyo. Yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Sa gospel, kapatid, may mga gustong iparating sa ating Panginoon. Unang-una, sa unang bahagi, sinabi niya, humayo kayo at ipahayag na malapit ang paghahari ng ating Panginoon. Pinagugo tayo ng ating Panginoon upang nang sa ganun, ikwento sa ibang tao na ang paghahari o pag-ibig niya ay papunta na sa kanila. After natin ikwento o sabihin sa kanila na ang pagpapala ng Panginoon ay paparating na, bibigyan tayo ng kapangyarihan tulad ng ginawa niya sa kanyang mga alagad. Ang sabi niya, magpagaling kayo ng mga may sakit, pagalingin niyo yung mga may ketong, palayasin niyo yung mga demonyo. Yun po yung magandang ibinigay na kapangyarihan sa atin ng ating Panginoon sa araw na ito. Palayasin ang masamang espiritu at magpagaling ng mga may sakit. Bakit? Sapagkat sa ating misyon na pupuntahan, hindi lamang tayo magkuri, hindi lamang natin ipipreach ang pagpapala ng Diyos, kung hindi, gagawin natin itong actual. Yes, ang ating Panginoon, pag siya nagpahayag, ginagawa niya. God is a God of action, not only by word. Kaya, ang hamon sa atin, kapatid, kung meron tayong pupuntahan, ipagsigawan natin na ang Diyos natin ay Diyos na nagpapagaling, Diyos na nagpapaalis ng demonyo, at Diyos na nagpo-provide. Pero sa ikatlong bahagi, nakita natin dito ang paalala ng ating Panginoon. Ang sabi niya, sa inyong paglalakbay, huwag kayong magdala ng salapi, tanso, silver, o gold sa inyong lukutan. Niwag nga daw magdala ng tungkod, o panyapak, o mga damit. Bakit kaya? Ang gusto kasi ng ating Panginoon sa paglilingkod natin sa Kanya is 100% na sa Kanya lamang tayo umasa. At siguro ito yung pinakamatinding level ng paglilingkod sa Kanya, yung pinakamataas. At ako man po ay umaamin na wala pa po tayo sa level na ganun na kayang igiba pang lahat. Pero iyon ang gustong pinakamagandang fulfillment na dumating sa buhay mananampalataya, na parang i-offer na ang lahat. Lord, you are the great provider. You are the healer. Ikaw ang lahat. At alam ko naman, Panginoon, na kaya mong ibigay o ipagkaloob ang lahat ng aming pangangailangan. Sa araw na ito, bagamat hindi pa tayo makabitaw 100% sa attachment natin sa mundo dahil may mga priority tayo, pero alam natin, panalangin natin, Lord, nais po kitang ikaw ang maging priority ko. Nanawa, pagdating ng takdang panahon, sa iyong oras, sa iyong pagkakataon, kung ano man po yung attachment ko, ito man po sa financial, sa mga bagay-bagay na napapriority ko maliban sa iyo, Panginoon, darating ang time, ipaintulot mo na ikaw ang mauna sa listahan. At alam ko naman, pag ikaw ang nauna sa listahan, Panginoon, alam ko, hindi mo kami iwan, ipababayaan. Hilingin natin sa araw na ito, gamitin tayong instrumento at daluyan ng kanyang pagpapala, magpagaling tayo, magpalayas ng demonyo. At the same time, ano man yung attachment sa ating buhay, bitawan natin sa pangalan ni Jesus. Let us pray, kapatid. In the Father, Son, the Holy Spirit, amen. Panginoon, maraming salamat sa araw na ito, sa pagpapala mo. Panginoon, tulad ng pangako mo sa mga alagad na sila'y magpapalayas ng demonyo, magpapagaling at mabuhay ng mga patay. Panginoon, yung kapangyarihan po nene, aming inihiling at aming magamit sa mga tao na naghahanap ng iyong kalinga, sa mga tao na nangangailangan ng iyong pag-asa, sa mga tao na naghahanap ng pag-ibig at pananampalataya. Sinusuko po namin ang lahat ng ito na may pagpupuri at pasalamat sa matamis na pangalan ni Jesus, aming Panginoon. Amen. Nalipuari sa the Holy Spirit, amen. Dito pa rin po tayo sa NCRPO at dun po muna tayo at mag-a-attendance. Mula po sa pamamahala ng Makati Police Station, patuloy nagsabi, just hold the line. Hawakan po natin lagi ang salita ng Diyos. God bless. Bye-bye.